heart went. Okay, so we have a circuit here wherein we are being asked to solve for the current, the value of the current Ix. And as you can see, based on the illustration, you have here a combination of series and parallel, di ba? Kasi you have a main line here, ito. May main line tayo dito, this one. So yung main line mo, may laman siyang parallel branches. So yung isang branch niya ay 5 ohms ang laman. At yung branch niya sa ilalim, is a combination of series itong tatlo, di ba? Naka-series yan tatlo. Pero itong dalawa, naka-parallel sa isa't isa. So, pag sinimplify mo to, magiging isang resistor na lang yan na naka-series dito. So, you have a combination of series parallel circuit. Ang hinahanap natin dito ay yung kuryente daw na dadaloy or dadaan. Nasaan si Ix? Andito. Yung kuryente na dadaloy dito sa branch na to, sa resistor na to, which is 4 ohms. So, the best way to solve this is using current divider principle. And as you can see dito sa circuit na to, 'di ba? Hindi siya buong network. Hindi siya buong closed circuit na kung saan parang kung mapapansin niyo kasi passive yung network natin, wala siyang sources na laman. Tapos hindi siya continuous, walang continuity sa kanya. Pero we're going to assume na lang na itong particular set na to, or circuit na to, or network na to, kinuha siya from a bigger circuit. Tapos napansin natin na in this parallel setup daw, pagdating mo dito sa junction na to, sa labas, may dumadaloy na 10 ampere current. Okay? So, sa labas, may dumadaloy na 10 ampere current. Itong 10 ampere current sa linyang to, papasok ko yan dito sa branch na to. And obviously, the 10 ampere current will be divided or will be shared between this branch at itong branch na to based on parallel, di ba? Tapos kung ano man yung kuryenteng nandito, di ba, nahati na yon. Pagpasok niya sa junction na to, mahati ulit siya as current na magpo-flow sa 3 ohms at yung current na magpo-flow sa 4 ohms. So, ang kailangan natin makuha dito, ito. Okay? And remember, kapag gumagamit tayo ng current divider principle, it is limited to 2 parallel branches only. So, yung main source ng current value, ng defined value of current na meron tayo, andito siya sa labas. Ibig sabihin, ang kailangan magawa natin, yung junction na papasukan ng 10 ampere current mo, dapat dalawang branch lang yan na naka-parallel. So, kailangan masimplify natin tong circuit na to into 2 branches only para masunod natin yung current divider principle. So, una, isisimplify muna natin yung circuit. Ano? So, you're going to get the parallel combination of these two. So, since parallel yan, i-redraw ko yung circuit, magiging ganito na lang siya. Di ba, meron ka ditong 2 ohms. Mapasok ko yung current. Ang current ay rated 10 amperes. Mapasok siya sa junction. Mahahati yan sa dalawa. May current na pupunta dito kay 5 ohms. At yung kabilang kuryente dito pupunta sa baba. Kay 3 ohm. Kay 1 ohm. At dun sa parallel combination nitong dalawa. Okay. So, itong parallel combination na to, paano natin isosolve yan? That's 4 inverse. Plus 3 inverse na quantity inverse. And that would be 12 over 7 ohms. Diba? Check sa calculator kung di alam. 4 inverse plus 3 inverse. At 12 over 7. Next. So, anong nangyari ay, meron akong current na papasok dito sa junction. Yung junction ay may dalawang branch na nakakabit. Ang problema ay, yung isang branch, madaming resistor. So, kailangan masimplify natin to para iisa na lang yung resistor na laman niya. So, kung iisa na lang para masimplify natin to dahil series combination yan, i-add lang natin yung tatlo, diba? So, pag niredraw mo yung circuit mo, ganito ngayon yung itsura niya. Ang itsura niya ay 2 ohm. 2 ohm resistor. Tapos, you have 5 ohm sa taas. And then, yung simplified or series equivalent ng tatlo. Okay. So, ito ay 5 ohm. Ito yung 2 ohm resistor mo. Dito, papasok si 10 ampere current sa junction na to. At itong resistor na to has a value equal to the summation of these three.
So that would be 3 ohms plus 1 ohm plus 12 over 7. So you get 40 over 7 ohms. Diba? That's 3 plus 1 plus 12 over 7. So you get 40 over, you get 40 over 7. Okay? Yan. So kapag yung iyong network or kapag yung iyong circuit ay 2 parallel branches na lang, tapos may alam mong may papasok na current diyan, yun yung magsisilbing I total natin dun sa formula ng current divider principle. Okay, 2 branches na lang yan, tigi isang resistor na lang, pwede na tayong gumamit ng CDP. Ngayon sa CDP, ibig sabihin itong papasok na current mo, ito yung magse-serve as I total natin. Based on current divider principle, ito yung I total natin. Pag pumasok siya dyan, nasan yung current na hinahanap natin? Nandito. Nakay 4 ohms. Si 4 ohms ay nakakabit dito sa ilalim na to, di ba? Dito siya nakakonect. So, ibig sabihin, ang priority natin na makuha na ng kuryente, itong linyang to, itong branch, itong ilalim. So, ibig sabihin, itong 10 amperes na to pag pumasok, ito yung line na kailangan makuha na natin ng current. So, di ba, pag pumasok tong I total na to, may current na papasok dito. Let's say, I1 yon. Tapos, yung kabila, di ba dito yon, nahati siya dito, tapos yung kabila dito sa ilalim, let's say I2 yon. So, in this case, since si IX andito sa ilalim, kung saan dadaloy si I2, si I2 hanapin natin. So, by current divider principle, para makuha ko si I2, that would be I total, yung current na papasok, so that's 10 amperes, multiplied by, di ba pag current sa lungat, so, kung dito ako naghahanap ng current, yung resistance sa kabila ang gagamitin ko. That's 5 over the sum of the 2. That would be 5 plus 40 over 7. And in that case, makukuha natin si I2. Ang value ni I2 ay... So, we have 5 over... 5 plus 40 over 7. Diba ganyan? Times... equals... times 10 amperes. So, you get 14 over 3. For the current. Okay? So, ang value natin ay 14 over 3 amperes. Ngayon, itong 14 over 3 amperes na to, ito yung current na dito nag-flow. So, kung dito siya galing, saan ba galing ng resistor na to? Itong resistor na to, which is 40 over 7, dito siya galing sa series combination ng tatlo. So, ang gagawin natin, kung itong linyang to ay I2 ang dumadaloy sa kanya, pag pinaghiwa-hiwalay mo ulit yung resistances, ganito itsura niyan, di ba? Itong linyang to, I2 pa rin ang dumaloy dyan. So, ibig sabihin, yung nag-flow dito kay 3 ohms, si I2 yon. Yung nag-flow kay 1 ohm, si I2 pa rin yon. Kasi, series principle, di ba? Kaya, pag tin-raise mo sa taas, itong linyang to, I2 yung current na papasok sa kanya. Ngayon, pag in-observe mo, itong si I2, pag nag-flow siya dito, sa linyang to, papasok yan sa junction. Pagpasok niya sa junction, may 2 branch ulit. Yung 2 branch na yon, mahati ulit yung current sa kanilang 2 branch, kailangan nating makuha itong IX na to. So, para makuha mo si IX, gagamit ulit tayo ng current divider principle. Pero this time, yung I total na gagamitin natin, hindi na 10 amperes. Kasi dito na tayo nakabase. Ito na yung bagong parallel connection na meron tayo. Meron na tayong bagong current na papasok sa junction. Yung current na papasok sa junction, yun yung magsaserve na I total natin for the new solution. So, si I2 ngayon dito, yun yung bagong IT natin. Therefore, burahin natin tong side na to. Therefore, kung kailangan kong makuha si IX, IX will be equivalent to yung current na papasok sa junction, which is I2. Anong value ni I2? Si I2 ay 14 over 3. 14 over 3 amperes multiplied by, kung current dito sa branch na to, ang hanap ko, pag current kabaliktad, ibig sabihin, resistor sa kabilang gagamitin sa numerator. That would be 3 over sum nilang 2. So, that would be 3 plus what? 4 ohms. Makukuha mo si IX. IX is equivalent to what? 2 amperes. Diba? Kasi maka-cancel na to. You get 14 divide 7. That would be 2. Yun ngayon yung value ng current that flows through the 4 ohm resistor. So, yun yung ibig sabihin ng mga current divider and
voltage divider principle natin. Yung sinabi ko na kapag current divider principle, dapat dalawang branch lang siya na may tigisang resistor. So yun, gagawa ka ng paraan, masimplify mo siya into that manner bago mo siya magamitan ng current divider principle. So kung voltage divider, yun, diba sabi din, dapat dalawa lang resistor yun. So gawin mo ng paraan na dalawa lang yung resistor. Pwede naman tayo magsimplify, diba? Based on the connection given to us.